sinabi niya rin na kung General Barón, ang 3 days ago, in Cabayan, na dinala yung buong pamilya sa Europe for 1 month. So, sana mabuhay ng panggastos. Ngayon, ito naman ang isang sabi ko naman. Dahil si Santa Cap is a government official, a board of director of PCSO, itatanong mo ngayon, saan naman po siya galing na nakapagpatayo po siya ng isang resort po na worth 100 million po? Ngayon po, ito po yung resort niya, may yate, may speedboat po, sir. May mga banana po, may jet ski po. Lima po yung nakikita po doon. At saka, convention center na po siya, ganyan po siya kalaki. Saan po siya nakakuha? Malaki po siya, sir. Alam, nandito po sa, no? Nandito po sa tax declaration po. May tax tape po ito, kung gaano po siya kalaki yung lupa. So, saan dito? Diyan po sa Part 1, Max Bate. At pinapromote niya po ito sa Rodeo Max Bate nyo last year na magpunta po kayo at makita nyo yung resort na yan. Ang isang night sa cottage niya nasa 20,000 daw per night. Pero ang unang din po is no via Maxete. Tama, yun po na kano. Pero nakatayo po na istruktura is pesan sa resort. Pero ito po yung accident niya. Yan. So, magkakasusulan kung siya na may ayaw na lupa based on the tax date kasi kung nagkaroon sila ng bentahan. So, itatanong kung saan nakakuha ng 100 million para itayo at saan siya nakakuha din ang pagbili ng mga equipments just like a yacht, the speedboat that they are using there, and also the cabbages and the convention na center na pinayo nila na malaki. Kaya so, parang sabihin niya meron sa investment? Oh, sabihin niya kasi may paper, kaya nga po tayo may salin. That's why it should be stated in the statement of assets and liabilities. This one naman is ano naman to? Na-acquire niya from the time that she is FPC as a board of director. It's a property also that they made a possible entry with damages. Because ongoing agad nakuha nila ang property because meron kasulatan sila na pagmamayari ito ni Sandra Ka. Ayan po, siya bumili, siya ang pwede. Sandra Martinez Camp, yan po ang firma niya. Ang inasuhan po yung kanyang kapatid, si Purisima Martinez, at saka yung kanyang anak, doon dito, Martin Camp. So makikita nga po, doon rin po ito sa Part 1 Masbate. Yan. So, anong proper ito po niya? It's a Roland. It's a Roland. May open up. It's stipulated in the big pala din po. Sir Henry. Yan. Pero ang pinakamabigat sa lahat sa Henry, ito po, nakabili po si Sandra Camp ng isla. Nakabili po si Sandra Camp ng isla sa Masbate. Ang isla po is island of Matabaw. The price of this is the ongoing price is 300 million. Ito po ang accept na kapangalan po mismo sa kanya po, Sir Henry. Yan, ay kasama siya. Kaya nakapangalan sa kanya at dito po registered sa Manila, yung office nila. She bought in island in Masbate. So, sinasabi out of 7,100 plus island, Sir Henry, pag kahit ay dalotan, nababawasan ng isla, isa po siya na ngayon may hari ng isla. Nandiyan po. Last year. Oh, pero kung isipin po, Sir Henry, ito po yan. Sir Henry, ang Matabaw Island po, ang totoo niya, ang isla na to, pagmamayari po to ng lola ko. Yan. Para alam niyo po, this property is owned by Luz Garcia Tan, which is the mother of my father. Ngayon, may ongoing another transaction talaga dito. Pinabot na rin sa akin because I'm one of the heirs. But I never expected that this property is magkakaroon na sale. So, nagkabayaran na ako. Kausap niyo ako tayong mga minsan is nagka-transfer na. So, it's under her name. And this is worth 300 million. Sir Henry, as a board of director of PCSO, saan ka ngayon kukuha ng pera? Punta yung resort. Ito na lang. How can you acquire na an island? But, ang sabi niya, si na General Balut at si Corpus, hindi na nahihiya. Gumagastos ng 6 million sa lavish
party. At si General Maruta na kanyang pamilya, pinastay niya ng 1 month sa Europe. Ngayon ito, sagutin lang, because she is a government official, she has to declare her son, and saan ka kapuha within 1.5 year time na dito pa lang nasa nakuha kong mga properties na nakapangalan sa kanya at sa kapatid niya. Nandito ang mga kopya na worth 500 plus million. Saan ka talaga kukuha ng pera? Yung 500 million in a span of ilang years. One year. Lumalo kasi nakuha niya to. 2018 lang na ayos eh. 2018. So 2017 o 2018. No. 2019, operational na itong mahal niya. Negosyo niya. Itong mga ilang mga halimbawa ko ngayon. So may meron transaction. Kasi na nagbenta kayo sa akin? Yung ano po, lumalabas po ito, mga Clemente. Clemente na lang nagbenta. Kasi sinabi ko nga iba po, na ito pong isla. Okay, if dito ng lola ng lola mo. Oo, bali ang isang talola ko may hari dito. So, magkakapatid po sila. So, nangyari pa rin ang lola ko, yung mother ng father ko. So, ngayon, I'm one of the heirs. So, hindi mo alam na nagkabenta? Oo, hindi ko na alam. Nagkabenta, ang nangyari, nakita ko na lang because I have the right. Because I'm one of the heirs, hindi ko ako ng property. Hindi mo na property yan. Pagpamayari na po yan, saan ka ka? So, sa akin lang, where did you get the money? Lagay mo na. Hindi pa kami nabayaran o nabayaran mga kami. But where did you get the money to pay for that an island in your term? So, sa iyong pagkakaalam, so far, ano yung mga project na pagkakaalam niyo? Newly acquired by Sanka? Pagkakaalam ko sa ngayon yung beach resort niya. Based on sa document sa mga. But one, yung mga property na nag-image din siya sa Cote, tapos sa enforceable entry siya with damages, na nakuha niya na kasi meron siya papel na nagpapatunay na siya nakukuli ng property. At yung isla nito ng Matagaw, siya na po ang may-ari ng isla ng Matagaw. Well known na po to sa mas patent that she owns already this island. Ang totoo nga po niyan eh, na pumunta po kasi doon si Presidente ng January 9, they were asking for an assistance for a tourism para mabigyan lang, mapaganda yung ano, at maging business ano, attraction ang Matago Island. She was asked that. Okay. So, ano ang pagbasa sa iyo na lumabas sa Pagsenta? Ano ang pagbasa sa iyo na lumabas sa Pagsenta? Kasi, yung kaso po na sinampan po sa akin, kasi ginagamit niya po dito, yung una nga, yung NBI. Ginamit niya yung Special Action Unit na kung saan sinampahan ako ng kaso. Ang kaso ko lang is Papa. Pero pinalabas nila doon, I'm using the name of the President for business, which I didn't do. Pagkatapos, ang mga word ng Papa business worth 280,000. Pinayos na lang, pinadismiss na lang para wala nang sakit ng ulo. Ngayon, tanggap ko na nakira na po yung pangalan ko. Ngayon, months ago, papakira mo pa talaga ako, hagap ka sa may lingin tangent na ano namin sa Las Piñas. Sandra, grabe na talaga ang nakakagaduhan mo. Kung hindi lang namin nasa konti ang mga ano na yun, baka patay na ako, maswerte ka. Pero ngayon buhay ako, sasabihin ko. At ngayon, ginagamit ko pa ang CIDG krami sa kahayupan mo. Dahil ngayon po, sir, nangyayari is meron silang ginapunster na kakilala ko. Kakilala ko na ginapun sa CIDG at binula nila ng pera. Alahas, pagkatapos, sinong nila? Ng CIDG. Ng CIDG. Nang ginapun yun si Mr. J.T. Cruz, nang ginapun yung taong yun, nasa CIDG, dumating yung ama. Sinabi niya yun na anong kasalanan ng anak ko kundi papiyasahan ko. Tumawag doon si Sandra sa phone using the phone of Danilo de la Cruz, yung ginamit ng tao. Eto si Mr. Danilo de la Cruz is the owner of HPI, yung nag-scam na worth 1.6 billion na ngayon nakalabas na dahil ginipig na siya ngayon ng CIDG, pinagkakapera ng
Kristo at ako daw ituro na mastermind. Kaya doon na ako nagkaroon na, hindi na, mapapatay mo na ako, gagawin pa ako ng panibagong kaso. Kaya tambakan ako sa nakaso. Excellent. Yes, sir. J.D. Cruz muna. At ano gusto na yung kaso? Ano gusto yung ituro siya? Kaso is kayahating naman. Kayahating. Kaya napapagyasa niya yung nakatagod yung ano muna, for his 8 years. Bahaga sa magpaalam siya sa korte. Okay. Yung writing in tante, ano nangyari? Failure. Sa ano po yun? Sa nangyari po yun sa Las Piñas? Kasi may bahay din po kami doon. Iniikutan po yung bahay namin. Kaya hinahanap daw po ako. Kaya ang pagtanungan nila, kapitan ng barangay, eh kilala po ako ni Barangay Captain Jojo Alatera ng Almanza 2. So, pinahabot ngayon sa amin. So, pinatimbre ngayon. Isang man sila at tatlong motorsiklo naka-blatter na nakita ngayon ng pamangkibol. May umiikot doon na nakasupit yung baril doon sa isang nakasakay sa motorsiklo. It was because sa nangyari na siniraan niya na ako na ayaw niya na ako maka-connection sa gobyerno para sa mga negosyo, alam niya na ako lang ngayon ang natitira na lang na may alam ng bago niya dahil magkasama pa kanyang pa at alam niya na ako lang ang pwedeng magsalita laban sa kanya sa ginawa niyang kahayupan noon hanggang sa ngayon dahil ngayon na naging connected po siya sa PCSO. A board of directors is very powerful for a person na galing sa illegal activities ng wedding. Ano po ba siya? Di ba inani niya naman siya na siya ay wedding whistleblower? Ngayon nakaupo siya sa ahensya ng PCSO na kung saan ang PCSO ang nagbibigay ng STL franchise to all operations all over the Philippines. Therefore, kapag hindi iawan sa iyong STL franchise because of the technicality, Sir Henry, hindi mo makukuha yan. So, ano mangyayari? Iyak yan. Pera yan. Okay. Doon sa mas bagay, of course, doon ba pinanganak? Ang hindi po ako pinanganak doon. I was born here in San Juan de Dios Hospital, Pasay City. Pero meron doon? But I grew up in the United States. Okay. Na uwi lang ako dito dahil nga pinatay na yung kapatid ko sa politika. Ngayon pinauwi na ako dito para makatulong naman sa negosyo. And pag-uwi ko, napasok ako sa politika. Oh. Kaya lang pinatakbo ako sa pagkakonsihal. Doon sa Maswate, as far as you know, sa ngayon, yung MNSE ba doon? Meron po. Meron po yata. Okay. Ano alam mo sa STO? May connection ba doon? Si Sam? Sa ngayon po kasi, dahil nito lang ako sa operation sa politika sa Masbate, ang nangyayari po sa Henry, ang pagkakalan po sa Bicol Region because one of my cousins is a former congressman of Albay. He is the congressman Reno G. of the 3rd District of Albay. Eh ngayon, may mga players ng STL na kapag hindi na ibigay yung sinasabing kailangan sa PCSO, hindi award of franchise. So, the prices daw is ranging to 20 million pesos for them to be awarded of the said franchise. At ang alam ko, may mga kanya-kanyang tangiya yan. Ibig sabihin ng tangiya, yung kota. Ang nakakota kay Sandra para sa kanya, I heard, was 50. So, 50 times 20, that is a total of 1 billion. 50 nalagay. 50 franchises. So, ibig sabihin, apply po kayo, STL, may franchise po. Pag-apply po doon, sasabihin, oh, sabihin mo ito. Sinabihin mo na lahat, sinumpleto mo na. Ay, hindi ma-award sa inyo kasi ganito. Technicality ka. She's member of the board. She can do the, sisigilin ka lang. Technicality ka. Pag-inayos mo yung technicality na yun. Pero, kasosyo kami dyan. Pero, ang personal na experience? Wala akong personal experience because I'm not connected with the PCSO. It's a probably general salutan in answer that because he's the general manager. At sinabi niya kasi, hindi niya daw masikmura. So, it's up to him. Ang sinasabi ko lang sa Henry, nagmamahal
kasi masyado sinisang na tao. Sinasabi niya yung mga tao, walang bayan yung mga general. First, ako hindi naman ako nagmamalis sa pili. Nakagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi rin naman nakaayon ng pera. Ito ang religion. Pwede matapos family. Okay.
yung title yung makapagkatuloy. I love, no. I love the first, the first gentleman and Madam Gloria. I only met her before when I had a transaction and we went to the BDI, where she was still secretary of BDI. Then she interviewed me when she was a senator at Center Point Building, so she has a radio program there. When I was at Sangguniang Kabataan Federation President, hindi kami yung first batch ng Sangguniang Kabataan at the time of FDR, making me an ex officio member of the Sangguniang Pambayan. So when I was a counselor, yung project ko nagkaroon ng problema si Mayor Nestor Jim, ako po yung ina-appoint para maging OIC mayor, para ang pinag-email ma sa mga butcher sa kayong mga siswelto nila, mga empleyado ng panahon na yun. Thank you.